Good morning to all of you. My name is Nathaniel Abram M. Castazos, a fourth year student of Bachelor of Science Information Technology. And this is my report, Safety Critical System. This is an example of safety critical system. Fuse, electrical circuit, yung master circuit, power plant, mga fire sprinkler, marami pang iba. Ito lang yung mga pinaka-common na kinuha ko. Example ng safety critical system. Ano nga ba ang safety critical system? Safety critical system is a failure result in loss of life, injury, or damage on environment. A system which failure or may result in one or more following outcomes, death or serious injuries to people, loss procedure, damage to equipment, or environmental harm. Mga halimbawa na ito, mga bone fracture, mga traffic collision dahil sa mga stoplight, mga malfunction, mga resources crisis, mga pollution, sa mga hardware, software ng computer, ay yung mga halimbawa ng mga safety critical system. Marami pang iba. At meron din tayong two types ng safety critical system. Ang una is primary safety critical system. It's an embedded software system whose failure can cause the associated hardware to fall and directly threaten people. Yun yung mga failure ng mga nagkakos ng life, like damage of environment, weapon system, mga aircraft, mga medical device, and nuclear power plant. Yun yung mga example ng primary. Secondary naman, secondary safety critical system. System whose failure result in fault in other system which can threaten people. Example nito, yung mga ngayon, di ba? May pandemic ngayon. So, yung mga gamot, mga vitamins. And sa mga drug administrator, syempre, yung mga common na lang nito sa mga factory, yung mga nagkakamali ng lagay, ng mga incorrect drug and doses. Maganda example nito sa mga factory, sa secondary safety. At meron din tayong four types ng safety critical system. Ito yung fail operation system. This type of system will continue to operate even if control system is failed. Ito yung mga nagkakause ng mga hardware malfunction or software crash like Google Plus security glitch, yung Facebook data leaks, ba parang last month ata o last 2 months, nagkaroon ng problema yun sa Facebook software, diba? Hindi gumagana yung Messenger, Instagram, Facebook. Dahil doon nalugi si Mark ng 72 million. I don't know kung ano exact ng money ama pang nawala sa kanya. Masa, diba, ganun. And yung example nito. Tapos sa file safe system naman, this type of system becomes safe if they fail. When faults are detected, this system reaches to a safe mode and usually information operation. Ang example naman nito, yung mga sa mga train, di ba? In case na may biglang may emergency, di ba? Magpo-full stopover sila pero safe naman silang nakatigil. Parang sa mga brake sa mga sasakyan, di ba? Pag may traffic collision, di ba? Makakapreno ka agad, mga ganun. At yung pangatlo naman, failed passive system. This system continue to operate in the event of a system failure becoming passive and handing control over an operator. Ang magandang halimbawa nito sa aeroplano, diba? Sa mga piloto, meron tinatawag na autopilot. In case na may mangyaring emergency dun sa piloto, diba? Meron silang pinipindot na autopilot upang mag-control ng aeroplano. Ito yung picture ng fail passive system.
may magko-control kahit na may mag-ooperate kahit may mangyari man na ano. Sa fault tolerance system, these systems continue operate without interruption when one or more of its components fail. This system uses backup component that automatically takes the place or failed component. Ito yung laging may plan B, mga backup. Kung di ko man nagsucceed sa plan A mo, dapat meron mga plan B. Halimbawa, sasakyan, mga vehicles, di ba? Dapat lagi silang, meron sila lagi mga extra tire. In case na maplatan yung isa or masira, di ba? May pamalit agad. Laging may backup. Ganun yung sa fault tolerance system. Laging may plan B. Ito naman, developing safety critical system. Mga requirements nito, hazard and risk analysis, specification, architectural design, module design, modules construction and testing, system integration and testing, system verification, validation, and ang pinaka-complete system is certification. Ang pinakauna is hazard and risk analysis. Dito sa hazard and risk analysis, mag-gathered muna sila ng data or information ng isang system o kaya ng isang product. I-analyst nila kung ligtas ba yun, kung maganda ba benefits nito, ang gagawin nito, kung di sila makaka-harm sa mga tao o kaya sa environment. Dito, ina-analyst nila yung mga system or product na pinakagagawin nila. Sa specification naman, should be risk the aim of the specification process should be understand like ayun yan, mga naiintindihan, mga safety, security, etc. Dito naman sa architectural design, it's provide knowledge about large-scale design, decision for safety critical system. They provide good ways to avoid, ayun nga, para maiwasan dito yung mga defects, errors. Kailangan dito sa architectural design, ni-scratch muna dyan yung mga gagawin nila para ma-less yung mga failure na gagawin nila. Tapos susunod naman sa module design. Module design or modular design is a principle that subdivided a system into a smaller parts. Kaya ito tinawag na module design. Ang halimbawa na ito, sa mga computer, di ba? Mayroong mga power supply, motherboard, mga processor, graphic cards, and all of these parts should be easily interchangeable as long as the users parts that support the same standard interface. Kailangan yung gagawin yung system is mga user-friendly, mga madadaling palitan. Mga magpanyar, may malfunction, nasira man yung isa, at mabilis masosolusyonan dito sa module design. May pamalit kumbaga. Sa modules construction and testing. So, ito yung software testing type which check individual sub-programs, mga sub-routines, mga classes, and ang mga procedure ng mga program. Dito parang sinasimulate yung mga kada parts, yung mga ganyan. Kung gagana pa ba ito, kung ilang years tatagal ba itong gento. Kumbaga ilang years or months may expire itong isang item na to, gano'n. Gano'n sa modules construction and testing. Sa SIT naman, or tinatawag na system integration and testing, is the, I think, pinaka-overall ng isang system or product. Isa sa overall testing of the whole system, ang pinaka-main objective nila dito, is to ensure that all of the software module ay nagpa-function. Parang pinaka-overview ng isang product. Kung pwede na ba yun, kung gagana ba itong gento. At sa system verification and validation naman, independent silang dalawa. Independent procedure that are used together for checking the product.
check nila yung product kung good service ba yun, good quality ba yun, kung legitimate ba yung product na yun, kung tatagal ba, kung consistent, kung consistent ba yung isang product na gagawin para hindi masyadong makaharm ng mga tao, kaya bigang ano, malis yung accident, gano'n. Ito yung mga sa verification and validation, dyan chinecheck yung mga requirements ng isang system or product. Then, ang pinakalas is certification. Ito na yung pinaka-complete system, kumbaga. Pinaka-complete system ng isang product or isang system. Ito yung mga pinaka-overview. Overview ng isang product or system ng mga ginagawa niya. Parang dito na yung pinaka-check kung pwede na ba yun. Ganun. Ito, para ma-develop, para maiwas natin yung, ayun yun, yung mga accident, mga cause of life, kailangan meron din tayong developing safety critical system. Kasi importante ito. By procedure, by step. Para hindi yung bara-bara lang, basta may magawa ka lang, masabing may na-invento ka lang, ganun. At hindi, importante din yung, ano, yung environment or yung mga tao. Isipin mo din yung mga buhay ng ibang tao bago kumuha ng isang system. Ayun lang. Thank you.